Kay. Good morning. Nauna ka pa talaga sa amin. Excited? Eh, mas malapit naman talaga ang bahay namin dito kaysa sa inyo. Sabi kasi ni Adam, urgent. Alam nga, magbagal-bagal pa ako. Ladies, it's too early for this. Let's go. Excuse me. Naamoy mo ba yun, Jenny? May mask ka ba? Dali. Pero, ma'am. Thank you. Sweet. Sweet. Thank you, Adam. I don't mean to offend you, pero may malansa. Ay, hindi ko kaya. Adam, di mo ba naaamoy? Naaamoy ko. Amoy danggit. Amoy pa lang, nagugutom na ako. Oo. Nagdala lang ako. Baka ka ako gusto mong magpaluto sa inyo. Alam ko kasi paborito mo ito. Hindi ka naman namin pinapunta dito para mag-deliver ng food eh. Andito tayo ngayon para ayusin yung gulong ginawa ng kapatid mo. Yung gulong sangkot ka? Nambibintang ka ba? Nagtatanong. Hindi mo ba narinig yung question mark sa dulo? Kay, Lucy, ayusin natin ang problema ito. Kahit na lumabas yung DNA results, maapektuhan pa rin si Gia at si Dana. Pareho sila masasaktan. Wala naman dapat maging problema eh. Let's just leave things be. Huwag na lang natin patulan yung hallucinations ni Harry. Bakit wag? Kasi mabubuko ka. Ah, wala akong narinig na question mark dyan sa sinabi mo. So, nang bibintang ka nga. Mabubukong ano? Mabubukong bumili ka ng bata sa halagang 5 milyong piso. Elevator. Buhay ka pa pala. Disappointed? Frustrated? Oh, balita ko. Nagkaroon ka daw ng infection. Oo. Sayang nga eh. Hindi nakakahawa. Excuse me. May ebidensya? Wala. May witness? Wala. Ikaw na rin mismo sumasagot sa sarili mong tanong. Ang husay talaga. Ubus na ba ang utak mo, Kai? May magagamit pa ba? Lucy. Ginamit nga eh. Kaya naniniwala ako sa kapatid ko dahil sabi ng utak ko, kayang-kaya mo gumawa ng ganung klase ng kawalang-yaan. Kay. Calling. I have to take this important call. Please, both of you, calm down. Nag-abala pa talaga kayo. Maliit na ba, guys? Balik. Salamat. So, meron bang naging ibang lalaki sa Gia na hindi namin alam? Wala. Bakit? Ipagdidiinan mo na naman na malandi ang anak ko. Ikaw ang nagbanggit niyan, hindi ako. Okay, so wala. Eh, di anak nga ni Gia at ni David yung bata. Diba? Yung batang bunga ng panloloko at pangwawalang hiya ng mismong kapatid at asawa ng anak kong si Dana.
Nabanggit ko nga yan kay Adam kagabi. Now, why would I waste 5 million pesos on that child? Dahil mayaman ka. Dahil lahat, kaya mong bilhin ang pera. Para kupkupin ko ang anak ni Gia at ni David, para lokohin ko si Dana? Ewan ko. Eh bakit mo ako tinatanong? Niloko mo nga ba ang sarili mong anak, Lucy? The point is, kung totoong dinala sa akin ni Harry yung batang yon, hindi ko yung kukupkupin ng maraming taon. Malamang tinapong ko na lang yun sa basurahan. So kung hindi si Michael ang batang binili mo, saan kayang basurahan mo tinapon ang anak ni Gia? Oh, Lucy, gamitin mo ang utak mo. Timer starts now. How dare you? I dare you! Umamin ka na para matapos na ang lahat ng ito. Kai, walang kahit anong kumpirmasyon. Tandaan mo. Yun, hinawit na ni Harry si Lucy, maging yun. Hindi pa rin magiging katibayan. See, wala akong kailangan aminin kasi wala naman akong kasalanan. Now, between me and your brother, Harry, na nalulong sa sugal, na hinabol ng tinakbuhang pinagkakautangan, na di umano'y nagbenta ng sariling pamangkin para sa pera, sino kaya ang mas may integrity? Kapatid ko pa rin. Siyempre. Of course. Malamang kasama ka sa nakinabang sa pera kung saan man ang galing yon. Kung nalaman ko sa'yo galing ang pera niya, sinampan ko natin sa'yo! Stop! Hindi mo nung paalam. Oh, you hesitated. What is this drama in the ladies' room? So, totoo lang, hindi naman. Hindi mo ata dala yung props mo. Yung wheelchair. I'm going nowhere, okay? Tama na. I just want the truth! Ayokong mambintang ng walang katibayan. I want the two of you to agree, okay? To promise me na hindi muna lalabas ito kina Dana at Gia hanggang di natin napapatunayan kung anak nga ni Gia si Michael. Wow, synchronize. Did you both practice? By the way, Mrs. Wong gave me one of your projects when nagka-sick leave ka. You know, to avoid further delays. Wala namang nakaambang delays dahil sandali lang din naman akong naka-leave. Tsaka, I was informed. Congrats. And thank you dahil nagustuhan na naman daw ng kliyente yung mga designs ko. Excuse me? Designs mo? Designs ko na tinweak mo at sinabi mong sa'yo. Oh my God! Gia, you are so funny! We don't do that here. It's so cheap. Alam naman nating lahat ang totoo. Sige, papalampasin ko to ngayon, Miss Del Mundo. Pero kapag naulit-ulit, pasensyahan na lang, pero i-call ko na yung attention ng kliyente. Ituturo ko sa kanya, point by point, kung ano yung hindi sa'yo. Baka mapahiya ka. Gosh, I'm so terrified. Pwede ba? I suggest i-google mo muna ako para malaman mo kung sino ako at anong nagawa ko bilang isang interior designer. Okay? Ayun na nga, malayo na nga narating mo. Kaya huwag ka sana mang-angkin ng mga designs ko. Huwag mong dudumihan ang magandang pangalan na pinaghirapan mo. Mr. Mundo, you better be careful. My dad is back in the office, and if you mess with Gia, ikaw din malalago. I didn't do anything wrong. That was just a warning.
Better make sure na kaya mong i-defend ang sarili mo at ipahiya si Gia sa mga claims niya. I'll see you around. Hi. I want Gia's specimen for testing as soon as possible. Okay, Adam. Bring it to me. Only to me. Don't let anybody lay a hand on the specimen. I will personally handle the matter. Sige, Adam. Kaalis na ako. Whoa! Lucy! Ganun talaga, Adam. Masanay ka na. Kailangan laging panalo ang asawa mo. Pero maghintay ka, Lucy. Umiikot ang bola. Darating ang panahon, ikaw naman ang talunan. I don't think so. Dahil hindi naiikot yung sinasabi mong bola dahil naisupalpal ko na sa pagmumukha mo. Kitang-kita ko yung tingin mo kay Kai kanina nung sinampal ko siya. Apologetic ka. Kaya malaki ulo ng babaeng yan eh. Lucy, tama na. Bakit nung sinampal niya ako? Nag-apologize ka ba sa akin? You provoked her. Inisulto mo siya na nakinabang siya doon sa pera. Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo na hindi mo kang pera si G at si Kai? Sila nang malinis. Bakit? Sa mga sinabi ni Kai, wala bang nakaka-insulto? Meron! Marami! Pero hindi nakakalutos ng problemang ito ang pag-iirangan ninyo. Lucy, for the last time, itatanong ko sa'yo ito for the last time. May kinalaman ka ba sa sinasabi ni Harry? I am getting sick and tired of this, Adam. You ruined my day. Wala na akong gana magtrabaho today. I'm going out. I need to breathe. Ma'am, iatid ko na po kayo kung saan kayo pupunta. Hindi na. Magka-cab na lang ako. Gusto ko mag-isa. Ma'am, itinawag na po ni Sir ang bilin niya. Huwag ko daw po kayong iwan at sigurado yung seat kayo. Hello, Carol. Where are you? Kailangan natin mag-meet ngayon na. Alis ka, ate. Ipapadianitas na ni Kuya Adam si Michael pati si Gia. Mabuti natin. Malinawan natin. Sinabi ng manahimik ka na eh. Saka na bang ginagawa mo pa dito? Kung ako sa'yo, magpakalayo-layo ka na, pumunta ka na lang sa Singapore ulit. Ayoko makisama sa traidor na katulad mo. Oo, oh, ate. Aalis ako at maglalaho. Pangako ko yan. Pagkatapos ko muna may tamang problema ang nagawa ko. Maraming beses na nag-work ang marketing strat na to. I personally devised and tested this strategy. Kaya guys, I'm telling you, we should give this a try. I agree. And we should include this in the presentation to the board. Good afternoon, everyone. President Wong is here to observe. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. I just stay for a few minutes. All right, carry on. Good afternoon, sir. I would like to introduce to you Gab Del Mundo, Product Research Manager, and actually, kakapresent niya lang ng isang marketing strategy na siya mismo ang nag-device. Yeah, just tried and tested. Mm-hmm. What's your name again? Ako, sir. Gab Del Mundo, madam. I mean, sir. President Wong Adam, sir. I'm sorry, sir. Na-overwhelm lang po kasi ako sa presence niyo. Yeah. Bawal ako. I don't bite. Sir, it's an honor to meet you, Sir President Wong. Del Mundo,
May Chinese? Look Chinese. Oh, ano na nangyayari? Kailan daw yung DNA testing? As soon as possible. Minamadali niya ni Adam eh. Kailangan agap natin ni Sultan nun. Kung hindi, pare-pareho tayo mapapahamak. Sa tingin mo, hindi ko alam yun. Hindi madali mag-intercept, Carol. At si Adam, siya ang mag-handle ng DNA test. Eh, panindigan mo na wala kang alam. Dapat ang mas lalong idiin yung hari na yon. Na baka nga siya pa mismo naglagay ng bata sa labas ng gate. Alam ko, pero si Adam, sigurado ako magbabago ng tingin niya sa akin. Patitiwala niya mawawala na. Ramdam ko yun, Carol. Hanggat hindi naaayos yung mga bagay-bagay, I am guilty until proven innocent para kay Adam. And if proven guilty, mawawala sa akin si Adam. Baka pakatinga si Dana eh. Mawawala na lahat sa akin. May blood po ako ng Chinese, sir, pero hindi po pure. Go ahead. Show your stuff. Sige po, sir. Sorry. Sir, I'm sorry po. Why are you so nervous? Bakit parang takot na takot ka sa akin? Sir, sorry po. Rule number one. Hindi ka makakabenta if you don't believe in your product and in yourself. That's basic. Sir, ready na po yung presentation. Next time, tatanggayo ko yung hindi ready. Sir, sorry po, sir. Hey! Hello! Mwah! Mwah! Hi there! Hello! I'm so excited, Lucy! Ano? Umpisahan ko na ba pag-organize sa event mo? Wait. Mia ka ba? Hindi. May allergy lang si Lucy. Kanina pa nga yung ganyan eh. Watery eyes. Anong event yung sinasabi mo? We talked about this last month pa, although walang na-finalize. 30th anniversary niyo ni Adam next week. Wow! 30 years! Yes! Excuse me. I have to go to the restroom. Kalma. Kalma ka lang, Lucy. Lahat ng bagay lilipas. Oh, don't forget. Oh, bakit ang haba ng mukha mo? Nagkakilala kami, ma. Nagkaharap kami. Sinabi mo na ba sa kanya? Hindi pa, ma. Hindi naman kasi ganun kadali yun, eh. Well, I don't blame you. Siyempre, pag nandyan na, pagkaharap mo na siya, mas madali muna sabihin, wag muna. So, how was your first meeting with him? Sa totoo lang, ma, kinabahan ako. Nabulol, palpak, napahiya ako, ma. I don't blame you. Alam mo, ganyan din ako dati, nung bago pa lang ako sa kumpanyang to. Kinakabahan ako, and alam mo yun si Adam, talagang very intimidating siya. So, ako nang bahala. Paano? Don't tell me, sasabihin mo sa kanya. Of course not. Siyempre, kikilalanin ko muna yung mundong pagre-reinahan ko at yung gagalawan natin in the future. You know what? Good things take time. It's like art. Intindihin mo yon, anak. Plano ko lang naman magpakilala at kilalanin. Well, ibahin mo yung mga plano mo. Level up. Kung gusto mo na magandang buhay. Oh, kumain ka na, ha? Taalis na ako. Saan ka pupunta, ma? Well, manggigising lang muna ako ng mga dugo. Thank you.
It's me, President Wong. May nagpa-deliver po. What? Yeah. Thank you. Hello, Adam. Saan ka ngayon? I'm in the office. I had coffee with Tim and Carol lang. Sabi nga ng driver. Sorry about this morning. Wagon, right? Wagon. Anyway, got the flowers. Nice. You didn't have to. Flowers? What flowers? Oh, wait. I'll call you back. Hello. Ano na naman yun? Kai, naniinis ka talaga. Nagpadala ka pa ng bulaklak kay Adam? Ano? Praning ka! Amanda. At your service. Welcome back. Did you like the flowers? Yeah. Never send flowers. Come here, man. Nabalitaan ko lang kasi that you were sick. So it's just flowers for the, you know, just a get well soon thing. Yeah. Red flowers for the sick. Well, anong gusto mo? You want me to send you boring white flowers for the dying or the dead? You should be glad that you're alive, President Wong. Life is beautiful, Mr. President. It's been a long time, you know, Amanda? Decades. Natouch naman ako at naalala mo kung gaano tayo katagal hindi nakita. What are you doing here? I work here, President Wong. Mrs. Wong hired me as an in-house interior designer. Hindi sa akin galing yan, Adam. I know. Sinabi ko nga sa'yo, kaya... Pinatatawag ko si Shelly, pero... I'm sure there's a note card here somewhere. What are you doing here? This is the executive floor. Oh, I was just waiting for Shelly, madam. Kasi HR sent some employment papers that Mr. President has to sign. Hanggang Presidente, I hired you as an in-house interior designer. Hindi ka naman brand alliance or business partner ng kumpanya. Ang mga papeles mo ay hanggang sa akin lang, Amanda. Ganun ba? Copy, madam. Hindi nakakapanay kang kung sino-sino lang dito. Unless ipatawag ka ni Adam or ako. Do you get it? Copy, madam. To the letter. Shelly! Oh, there you yes, are. Shelly! Hindi ba, kapag hindi mo alam kung kanino nang galing, itapon mo agad. SOP na kailangan i-check mo lahat ang darating para kay Adam. Hindi ba? Sorry, madam. President Wong, nakaligtaan ko lang mo i-check. Itapon na yan. Okay. Excuse me. Okay. Oh. Oh. Hindi sa akin galing yan. What? Titrace ko lang naman kung saan ang galing. This way, please. Oh, this is a family matter. Are you family? Well, I'd love to be part of the family. Just kidding. Akala ko kasi kasama ako sa part ng Let's Go. I think you're funny. So, paano ang DNA sample ni Gia? Ako ang bahala. Adam, saan mo ipapatest? May kilala yung mga kaibigang lawyers. Sabi nila, 99.99% accurate. How long will it take? 2 to 3 days. Good.
The sooner we're over this, the better. Para makafocus na tayo sa anniversary natin. Malapit na, 30th year anniversary natin. Oh, yeah. 30 glorious years na tayong kasal. Si Tim is handling the event details and we are on another milestone in our lives. Congratulations. Dada, mauuna na ako. Balita mo na lang ako kapag lumabas na yung DNA result. Salamat. Okay, correct na lang, ha? Salamat. Hey! Naku, mami mo pala si Kai? Oo, bakit? Nakita ko siya sa executive floor. Maganda pala siya, ha? She was talking to Adam. And I heard may dala siya. Excuse me. Hello, anak. Hello, ma. Nasa office ka daw ni Papa? Dumaan lang. Kanina, anak. Nasaan ka ngayon? Pauwi na. Pauwi na, anak. Ha? Hindi ka man lang dumaan dito sa akin. Saka, bakit wala akong sinigang? Ma, ha? Baka kung ano na naman ang sinisikreto niyo kay Papa. Anak naman, kung ano-ano ang iniisip mo. Asian na ang Papa mo. Magta-30th anniversary na nga eh. Anak, hindi na matitipag yun. Sige na. Sila nang may forever. Ma. Okay lang. Sige na, anak. Magtrabaho ka na, ha? Huwag ka masyado magpapagod. I love you. Love you, Ma. Bye-bye. Parang hindi ka naman excited sa anniversary natin. I am. Kababalik ko lang sa opisina kasi tingnan mo naman ang harapin kong trabaho. Lagi naman eh. Wait. I was meaning to ask. Why did you hire Amanda back? Di ba we're in alliance with RJ&E? Well, wala namang clause sa contract na exclusivity with them. I need backup. Eh, hindi naman po pwedeng kapag nagkasakit ulit si Gia at mag-sick leave, eh mapipilayan ang output natin dito. May problema ba? Ayaw mo ba kay Amanda? No, it's your call. Pero sa akin, hindi okay because pwede naman si Gia, RJ&E at ang mga trabahador natin na mag-asikaso lahat ng mga responsibilidad dito. A little help goes a long way, Adam, and I vouch for Amanda. She's good. Bye. Michael, you're sad. Siguro yung mommy at daddy mo lagi nag-aaway. Maghihiwalay na siguro, katulad ng mga magulang ko. Hindi maghiwalay mommy at daddy ko. Busy lang sila, maraming work. Maghihiwalay. Hindi nga sabi! Bye-bye, mommy, daddy. Bye-bye, mommy, daddy. No! Michael, ciao! I saw what you did. What's wrong? Hello, everyone. Good morning. Sit down. So, are we all set? Yes, ma'am. Good. Matagal na dapat nag-run ang project na ito. But the client insisted on having a meeting with Gia. Kaya sana ma-approve na yung project na to para hindi tayo paulit-ulit. Wasted time is wasted money. Excuse me. Hello? Yes, Teacher Karen. Wait.
Wait, what? As in now? I mean, can it wait? Because I'm in a very important meeting right now. Okay, thank you. Hello, Helen? Hindi naman. Eto, pauwi ako ng bahay galing sa opisina ni Adam. Napatawag ka. May problema ba? Archie, hindi naman sa nakikialam ako, pero kung urgent yung pagtawag ng school ni Michael, okay lang naman na kami na lang yung humarap sa kliyente. That's my call, Gia. Hindi mo kailangan sabihin kung anong kailangang mangyari dito. Alam ko naman yun. Ikaw kasi importanteng tao na kailangan nandito para sa major decision. Okay lang din naman na ako na lang yung pumunta kay Michael. Kung ano yung gusto mo, dito ako o doon. Kawawa naman kasi yung bata eh. Total, ready naman na sila Summer tsaka yung buong grupo para mag-present. Nag-meeting na rin kami bago kami pumunta dito. No. You stay here. Hindi naman kasama sa Brand Alliance yung magpaka-ulirang kamag-anak ka. Hindi naman kasi ibang tao sa akin si Michael. Pamangkin ko rin naman yun. Mrs. Suarez wants to meet you dati pa. I expect pagbalik ko dito, meron kayong magandang balita para sa akin. Okay? Excuse me. Dominic? Grabe! Ayaw magpatulong. Hirap tulungan. Magmagandang loob na nga eh. Napagsabihan ka pa. Uy, sandali. Easy. Dapat talaga lahat kayo may opinion. Pwedeng hayaan na muna natin si Dana. Mag-concentrate tayo sa presentation para alam na alam natin mamaya. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Kai! Helen! Hi! Kamusta ka na? Eto, mabuti. Ikaw, kamusta ka na? Kailan ko pa dumating ng Manila. Magto 2 weeks na. Pasensya na sa abala, ha? Alam mo kasi naiinip ako dun sa bahay ni David, eh. Ay, naku, alam mo, wala akong masyadong kaibigan dito sa Manila, di ba? Naku, okay lang. Sakto nga yung pagtawag mo, may makakausap ako. Alam mo naman, si Gia, busy sa trabaho. Kadalasan nga, nakikipagtitigan na lang ako sa dingding. Pareho pala tayo. Naku, itong si David, napaka-busy din niya. Ang dami niyang out-of-town projects. Yung apo ko nga, eh, hindi ko nga mahiram kay Dana. Hindi sila okay kasi ngayon ni David. Ay, ito nga pala. Para sa inyo. Oo, halika na. Pasok tayo sa loob. Halika. This place is nice. Ito na pala ang nakatira. Oo, naipundar ni Gia nung nagnegosyo siya sa Cebu. Oh, I'm sure you're very proud of her. Alam mo, natutuwa nga ako kay Gia at yung makakabalita ako ng mga achievements niya eh. She really, truly deserves it. Salamat. Maliit lang tong place namin, 3 bedrooms. Kasama pa rin namin si Harry. Halatang interior decorator ang gumawa. It's so nice and cozy. Uy. May urn? Okay ka lang? Oo naman. Sorry, hindi ko naman gustong motion, so kaya lang napansin ko lang eh. Marami na kasi ako nakikitang ganyan. If I'm not mistaken, that's a baby urn. Hindi ko lang na nanganak na pala si Gia. Hindi ko lang na nag-asawa na pala siya. Helen, ayoko na lang sanang pag-usapan. Ang dami ko na kasi iniisip na problema eh. Sorry. So, Dominic, what time is our next meeting? At 2 p.m., ma'am, with the Malaysian investors. Wait, can you move that to 3 to 3.30-ish? Parang hindi po kaya, ma'am. Because after your meeting, we have a scheduled flight to Palawan para makita ang site. Oh, God. Dana? Ma? Are you leaving? Yeah, tumawag yung school ni Michael. Urgent meeting daw. We have a meeting today. You can't be late for that. Yes, I know. Babalik ako kagad. Okay. I gotta go. Dominic, bye. Take care. Bye-bye. Di ba ngayon yung meeting mo ni Mrs. Suarez? Sino tumatao ngayon? Si Miss Gia po and her team. Call Amanda.
Tell her I want her there sa meeting. Yes, ma'am. I'll wait for her. Okay. Gamot ito sa cancer at saka blood infection. Oo, si Gia. Nagkaroon siya ng breast cancer. Gumaling naman, lumakas ulit. Pero, nitong huli nagka-infection, kaya yan. I'm so sorry, Kai. Sana naman kahit papano pinaalam mo sa amin. Kahit may naging mabigat tayong pinagdaanan. Tutulong pa rin naman kami kahit papano, eh, kahit through prayers or in any way that we can sa abot ng aming makakaya. Helen, salamat ha. Harry! Kamusta ka na? Okay naman po. Si David po, kamusta? Mabuti naman. Excuse me po. Is everything okay? Am I late already? Miss Del Mundo, may kanya-kanya po kasing project assignment yung mga interior designers dito. Kung ano pong naka-assign sa atin na project, yun lang upuan natin with the client. So, ibig sabihin, ayaw niyo akong jumain? Sige. Welcome naman ho kayo umupo. Kung makikinig lang kayo. Of course. Actually, napaka-busy ko. Pina-attend lang ako dito. Nino? Well... Ako. May problema ba? Gia Wong, it's a pleasure to meet you finally. Same here, Mrs. Suarez. I've been waiting for this day. I'm super excited. Okay, let's start with the presentation. Yes. Oh, hi. Mrs. Wong, I didn't even see you there. Hello. So nice of you to attend. Hi. Busy, Mrs. Chow. Pero nababother na kasi kami lately kay Michael. He's always quiet. Lagi na siyang nasa corner na yun. Maybe he's just artistically inclined. You know, that's why he has his moods. And we never know what's going on in their minds, right? Wala na siyang gana sa activities, Mami. And lately, napapaawa na siya sa mga classmates niya. Well, I'm pretty sure hindi naman siya nag-initiate ng mga fights na yan. I mean, I know my son. Michael is a peace-loving child. Kahit sino po ang nagsimula, ang point is, malaki ang pinagbago ng behavior sa anak mo. How are things at home, Mrs. Chow? Fine. Everything's fine. Pero hindi ganun ang kwento ng bata. Hindi na daw niya nakakasama ang daddy niya. And madalas daw kayo mag-asawa, mag-away. Well, hindi ba normal lang naman sa mag-asawa ang nag-aaway minsan, di ba? Mrs. Chow, ang kapakanan ng anak mo ang aming inaalala. Hindi kaya mas kailangan ni Michael ang kalinga ng isang ina? Hello, David. Oh, where are you? Nasa labas pa ako for a meeting. My client is running late, pero papunta na. Ay, paano yan? Akala ko ba susunduin mo si Michael? Baka ma-late ka, maghihintay yung bata. Yeah, I know, Mom. Bibilisan ko na lang yung meeting ko. Huwag ka na mag-rush, kliyente yun. Ako na lang ang susundo kay Michael, ha? Are you sure? Yes, it's no trouble at all. I'll do it for you. Just nabis ko na nga yung apo ko, eh. Alright, Mom. Thank you. David, by the way, nakita kami ni Kai kanina. Punta ako sa bahay nila. Nabalitaan ko na nagka-cancer pala si Gia. And recently, nakasakit siya ulit. Blood infection. Wait, is she okay? Ano nangyari? How is she now? Kwentuhan na lang kita pag-uwi mo, ha? Sige, mauna na ako. Susundin ko pa yung apo ko, eh, ha? Okay, bye, Mom. You're still going to work. Pwede pong atin mo muna ako kay daddy ko. Hindi, hindi pwede. Michael, don't tell me what to do, ha? Kung saan ko sasabihin pupunta ka, dun ka. Ika na, pasok na. But I want to be with daddy. Kulit mo, ha? Hindi nga pwede, not today. Then when? Huwag mo nga akong kulitin. Ang busy-busy ko ngayon, marami akong meetings na iniwan para sa'yo. I know you're busy, Mommy.
Ang sabi ko po kay Teacher Karen, si Daddy ko po ang tawagan. Ano sinabi mo? Michael! Hi! Hi! Ang tagal nating hindi nagkita. I missed you! Me too! Dana, naipit kasi si David sa meeting, kaya ako nang pumunta. Baka naman pwedeng mahiram kahit sandali itong si Michael. No. Pupunta lang kami sa mall tsaka manonood ng sine. Okay lang ba yun? Ihahatid naman namin siya sa inyo pagkatapos. I'm really sorry, but hindi pwede. It's okay. Don't be upset, ha? There'll be a next time, ha? Sige. Dana, lahat ng bagay na pag-uusapan. Don't do this. We have to go. Let's go. Bye-bye, Mama Ellen. Bye. I love it. I absolutely love it. What? It is a go, Miss Gia Wong. This is an absolute go. Thank you, Mrs. Suarez. Salamat. Kailan tayo mag-start ng execution ng project? Sana by year-end, matapos tayo. Kaya? Interior decor, we can assure you we can finish within 2 to 3 months. Pero dapat po kasi mauna yung major structures. So we can ask Madam Lucy kung kailan sila matatapos. Ikaw na sumagot niyan, Gia. Kasi, total, lahat naman kayang-kaya mo eh. Kasi ang galing-galing mo. Hindi ba, Amanda? Now, we are so blessed to have this genius, brilliant, and remarkable artist dito sa Dragon Empire Builders. More power! The dragon roars! Michael, you know what? I'm doing everything to make this work. Huwag mo naman akong pahirapan. You're not responding to me. What's wrong? Alam mo, I give you everything, ha? Everything that you want, everything that you need. Ano pa ba? Ano pang kulang, ha? You know what? I think you're just being too spoiled already. This is very wrong. Michael, you do understand. Ginagawa ko lahat ng to because I wanna be a good mother to you. Mommy, good mother ka naman po. Miss Mommy in the whole world. Miss ko lang po talaga si Daddy and Mama Helen. Baby, ano? We'll talk about that some other time, okay? Do you know that I love you so much? Love you, Mommy. Well, anyway, Mrs. Suarez, thank you, and I assure you, the project will be complete by year end. Okay, thank you. So I guess that's it. Thank you. Once again, Ms. Gia Wong, thank you. Thank you, Ms. You guys, Suarez. Thank you. Well done. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Congrats, Gia! Congrats to us! Lalo na sa aming genius, this brilliant, oh, and remarkable artist na muntik nang sakalin ni Madam sa sobrang husay mo! Kaya talaga, pag narinig kayo ni Madam, basta ang mahalaga, may another project in the bag! Sabi nga ni Miss Amanda, Dragon! Hello, Tom. Ma'am Dana, nagpa-move po tomorrow ng meeting ang investors. Igogo ko po ba or sabihin kong hindi kayo available? Okay, that's perfect. At least hindi ako narag. Schedule mo na lang tomorrow around 10 a.m. Okay, thanks. Michael? Perfect. We're gonna go home now so that you can rest before doing your homework, okay? Wala po kaming school tomorrow. Birthday headmaster. Okay, then that's perfect. You'll come with me to the office. Hmm? Michael? Did you really fight with your classmates? Sila po nauna, Mommy. Totoo bang binato mo yung lunchbox mo sa kanila? Not that then. Pero tinapon ko po talaga lunchbox ko sa floor. Sorry. Tinutokso po kasi nila ako. Galit po ako. Hindi ko na po ulitin. Michael, don't let anyone do that to you
ever again, huwag na huwag kang magpapabuli. Because you are strong. And you are a Wong. Ciao to mommy. Wong, you are strong and great because you are a Wong. Remember that. Hey, Mom. Hey. Kain na. Hey. Tired? Yeah, Mom, was traffic. Kamusta si Michael? Miss na miss ako ng apo ko. Kanya lang, naku, hindi pinasama sa akin ni Dana. David, nagpunta nga pala ako sa bahay ni Nakai kanina. Yeah, nabanggit mo nga, Mama. Kamusta si Gia? Hindi pa siya declared cancer-free. Pero nagkaroon nga siya ng infection recently. Nagapa naman. And she's doing okay. Nakabalik na siya sa trabaho niya ulit sa Dragon Empire. Buti naman. David, nilibot kasi ako ni Kai sa bahay nila kanina. And I accidentally saw something. An urn. A baby urn sa loob ng kwarto ni Gia. Michael, ha? Kapag na-board ka, nandiyan naman yung laptop ko sa table. Tapos, pwede ka manood ng TV. Ay, manood pala ng cartoon sa TV. Oh, are you hungry? Ha? Yes! You are? Sakto, nag-order ako sa'yo ng burger and fries. You want that? Favorite mo yun, di ba? Opo. Basta, Michael, dapat dito ka lang sa office ko. Huwag kang lalabas. Baka mamaya mawala ka. Okay? I can ask around, Mommy. No, you stay here. Don't go running around. Baka mamaya atake ka na naman ng asthma mo. Can I go to Grandpa? Alam ko po kung anong floor niya. Dahayis! Michael, you stay here lang, okay? Listen to Mommy, okay? Excuse me, Ma'am Dana. Papunta na po yung mga investors sa conference room. Okay. Please keep an eye on my son, okay? Yes, Ma'am. Huwag mong palalabasin yan. Okay, Michael? Oh, okay, sorry. Come on. Wish me luck. Michael, wait lang ah. Check ko yung snack na in-order namin para sa'yo. It's like West End naman po yan. Okay, that's good. Excuse me. Akit na muna ako kay Papa sa taas. Ibabalita ko lang sa kanina na close nating deal kay Mrs. Suarez. Oy, say my regards to the Mr. President, ha? Feeling close? Ay, parang napanood ko na yan dati. Oo nga, ako rin. Sandali. May kailangan ba kaming malaman? Yung totoo, timer starts now. Game. Ano? Yes. Kami na. Nako ha, alam mo pag-usapan natin ito mamaya, akit lang sa taas. Babalik ako, babalik ako. Mama, mamaya ka lang. Kailangan ko talaga namin kayo kahuli para mapaakit. Michael, anong ginagawa mo dito? Bakit ikaw lang mag-isa? Saan si mami mo? Nasa meeting po. Saan floor ka po pupunta? 15 kay Papa. Ikaw? Me too. Maglalaro po kami. Sabay na po tayo. Nikki, bigay ko lang ito pinadeliver na merienda kay Michael, ha? Oh, sige. Thank you.
Michael? Diyan ba si Ma'am? Diyan ba si Michael? Ha? Hindi! Sandali, baka naman nasa CR lang. Hindi, kagagaling ko lang doon. Wala naman ako nakitang bata. Hello po. Security, pwede pong pa-check ng CCTV? Patingnan naman po kung may umexit na bata. Si Michael po yung anak po ni Ma'am Dana. Hello? 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 We're here! Hello? Hello? Security! Security si Gia to. Basta kami sa executive elevator. Hello? Michael? Halika, upo ka. Upo ka. Ano yung favorite subject mo sa school? Marami po. Like ano? Math. And drawing, painting, arts. Galing mo naman. Alam mo, pareho talaga tayo. Ako din, yan din yung favorite subject ko. Face bump naman. Yay! Sa paputi tapiti. Ah, sige. Yay! Boom! Sumabog yung akin. Negative! Kanina pa ako dito nakaposta eh. Wala namang batang lumabas. Sir, negative po sa CR. Anong sabi si TV monitoring? Nabacktrack na ba? What's going on? Ma'am, hinahanap lang po. Ano hinahanap mo? Or sino hinahanap mo? Excuse me lang po. Hello, I'm asking you a question. Yung bata po, apo po ni President Wong. Excuse me lang po. Mrs. Wong, your grandson is missing. Paano ang DNA sample ni Gia? Ako bahala. May kilala yung mga kaibigan kong lawyers. Sabi nila, 99.99% accurate. How long will it take? 2 to 3 days. Sa totoo lang po, ayaw kasi makipag-cooperate ni Madam Lucy. Sunod-sunod na pagkilihin mo sa akin. High claims. 5 years ago, you bought Gia's baby for 5 million pesos. At may posibilidad na si Michael ang batang yun. So kung hindi si Michael ang batang binili mo, saan kayang basurahan mo tinapon ang anak ni Gia? Lucy, gamitin mo ang utak mo. Timer starts now. How dare you? I dare you! Umamin ka na para matapos na ang lahat ng ito. Nakita niyo ba si Michael? Michael? As in, Michael Wong Chow? Oo, iniwan ko lang kanina sa office ni Ma'am Dana. Pagbalik ko, wala na eh. Ha? Alam ba ni Ma'am Dana yan? Hindi pa. Hala. Baka naman na kay President Wong lang. Hindi ko matanong, malalaman nilang nawawala yung bata. Lalagot ako. Oh my God. Hello po, security? Yes po, nakita niyo na po yung bata sa CCTV. Sige po, salamat po. Nakita na rin niya si Michael. Sumakay ng elevator, kasunod si Ma'am Gia. Sige, punta mo. Sige po, sige po natin. Kabukoy na bana ko doon. Ako din. Thank you, Lord. Manong guard. May balita na ba doon sa anak ni Ma'am Dana? Nahanap na ba? Oo. Na-stuck doon sa sinasakay ng elevator. Naradyo ng service. Oh, sige po. Thank you, ha. Security, si Gia to! Michael? Michael, bakit?
Hindi pa ako makainan dito. Ha? Pawis na pawis ka. Sandali. Halika dito, halika dito. Harap ka. Ayan. Sige, inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Look at ita. Okay? May in the eyes. Look at me. Inhale. Exhale. Dana, Michael's missing. Mama, si Michael. Oh my God. Nasaan si Michael? Ma'am, sumakay na po sa elevator. Nakita sa CCTV. Ano? Hindi na sa port. Di ba sinabi ko? Pantayan mo? Ano ginawa mo? Dana! Yaka! Sabi kong pantayan mo eh! Nasaan siya? Nasa 14. 14? Malis ka! Dana, enough! Ka. Malis ka! Alis! Papa. Hey, hello. Nasaktan si Michael sa elevator kanina pa. Ha? Anong floor? 14th floor. Baka takilin sa asma yung apo ko. Sandali, sandali. Tama, ha? Dito. Andito si Tita, okay? Hi, Jenny. Hi. Gusto ko na malaman kung napirmahan na ba ni Mrs. Wong yung mga papeles ko. Hindi pa eh. Pero nandun na yun sa office niya. Girl, update mo naman ako kapag napirmahan na. Ganito, sa susunod pag may concern ka, idiretso mo na sa local ko, 8429. At hindi ka naakyat dito. Ha? I actually enjoy walking around, exploring this building. Pero sige, noted. 8429. Ano ba tinitingin-tingin mo dyan? Ay. Ito, ito, or ito? Ito. Ay, ang ganda kasi nung animals. Thank you, ha. Actually, yung ganda-ganda ng OOTD mo araw-araw. Parang hindi ka interior designer. Parang kang beauty queen. Naku, thank you, Jenny, ha. I'm so flattered naman. At dahil dyan, ibibigay ko na sa'yo to. Kimira. Uy, hindi. Nakakahiya. Ano ba? Nakakahiya, girl. Ang dami ko nito. Grabe. It's just a bracelet. Ito na. Ayan. Consider this as a sign of our newfound friendship. Seryoso ka ba? Parang getting to know each other. Remember us. So, diba? Oh, thank you. Oh, diba? Ganda. Pero inaayos na po. Yeah! Thank you! Ano? Hmm? Basta buwis ka, oh! Okay na? Gia. Sa'yo. Kang, hindi alam ng bata nung may diferensya yung elevator.
okay? Hindi siya nakinig. Hindi ka nakinig kay Mommy. Tignan mo nangyari sa'yo. You got me worried. Tignan mo nangyari sa mga batang hindi nakikinig. Napapahama. What if ano, nasta ka sa elevator, tapos nag-asma ka, nag-asma attack ka, tapos you passed out. Anong gagawin ko, ha? Hindi ko kaya mawala ka sa akin, Michael. Don't ever do that again, okay? You promise me, Mommy. Okay? Sorry, Mommy. Don't cry. I love you. I love you too. I love you, Michael. What's this? Kay Tita Pretty po yan. Luz, basang-basa. Pawis po ako sa loob, Mami. Thank you po, Tita Pretty. Kasama ko po si Tita Pretty na stuck sa elevator, Mami. Mabuti nga po. Kasi kung hindi, matatakot po ako talaga. It's okay, Michael. Tapos na. Come on, let's go. You have food waiting for you. Come on, let's go. Thank you again, Tita Pretty. You took good care of me kanina. May burger and fries po ako sa office ni Mami. Gusto mo po, Tita Pretty? Hindi na. Busog pa ako. Basta kumain ka ng marami, magpagaling ka, ha? Yes, Tita Pretty. See you around. Michael, let's go. Ikwento mo nga sa akin, kasi balita ko dati, parang yung away ni Mr. and Mrs. Wong. Nag-aaway pa rin sila hanggang ngayon. Naku, wala naman nagbago. Lagi naman yun naaway pati eh. Ang pinag-aaway lang naman nila lagi si Ma'am Gia at si Kai. I see. Actually, na-notice ko nga yan na parang si Gia at si Dana may competition. Kwento mo naman sa akin, ano ba nangyayari sa dalawang yan? Naku, hindi lang sa career. Sa akin. Oh, sige. Dati, nagka-affair yan si Ma'am Gia at si Sir David. Yung asawa ni Ma'am Dana. Naging sila. Wait, si Gia at si David? Oo. Nag-affair? Ma'am, ma'am. You okay? Nangina ka ba? Hindi. Ha? Pumunta lang po talaga ako dito para sabihin mo sa inyo na nag-go na po si Mrs. Suarez sa project natin. Oh, that's great. Good job. Good job. Salamat, Papa. And kami, tapos na rin kami ni Dana sa meeting namin with the Malaysian investors. Hindi sila pumayag sa 350 million investment. What? It's a good deal. Baka hindi napaliwanag sa kanila na maigian. No, we did, Adam. Excuse me, hindi lang si Gia ang magaling dito. Yeah, but you were saying, well... Hindi sila nag-go sa 350 million, but they sealed it with 450. What? Yes, apparently, they wanted more club shares sa tinatayong resort. Good job. Ayun, sa dalawang projects na to, makakapahinga ako ng konti. Maharap ko na yung mga dapat kong harapin. And that is? May lakad kami ng apo ko ngayon. May pupunta kami ni Michael. Papa, pwede ko po ba kayong makausap privately? May personal matter lang po akong gustong sabihin sa inyo. Ibig sabihin ba niyan, kayo lang dalawa? Ganong ka-personal yan, Gia? So, exit na ako. Okay, bahala kayo. Good luck, Adam. Great job, great job. Papa, may nagsend sa akin ng message kani-kanina lang.
Juan. My God. Patulungan niyo ako matrace kung saan ang galing ang message na yan. Alam ko matagal nang patay ang anak ko. Nasunog siya sa ospital, Papa, pero bakit may ganyan? Ang sabi, bawiin ko doon sa pamilya ko. Sinong pamilya? Si Mama? Si Tito Hari? Kayo? Kayo lang naman ang pamilyang meron ako eh. Ano yan? Ano yan, Papa? Calm down. Masyado naniisip. Masama siya na si stress. Gia, hintay. Papa, hindi! Ayoko na maghintay. Paano kung totoo yan? Ano ba talagang totoo dyan? Hindi na ako mapakali. Simula nun ako ang message yan. Hindi magandang biro yan, Papa. Anak ko, pinag-uusapan natin dito. Ang sabi niya, buwiin ko daw sa pamilya ko. Walang ibang kaedad ang anak ko sa puder ninyo, kundi si Michael lang. Nung nanganak ako, ang sabi ng doktor sa akin, mahina daw ang lungs ng baby ko. Ganon din si Michael, di ba, Pa? Hindi ko na naiintindihan, Papa, eh. Sino si Michael? Saan yung nakuha si Michael? Alam ko mahirap mag-assume, Papa. Alam ko imposible, pero sino siya? Gusto ko malaman! Sit down. Hey. May arrangement kami. May arrangement kami ng namin mo. Pero kailangan ko, usapin ko muna siya. Bago. Bago ano? Ibig sabihin, may alam kayo ni Mama? Kailan pa? Bakit hindi niyo sinabi sa akin? I'm sorry. Okay, Gia. Get ready. Ilalakarin tayo. Ikaw, ako, si Michael. Ngayon din. The money. Kaya pala kung ano-ano naman sinasabi sa akin ni Tito Hari, hihingi siya ng hihingi ng tawad sa akin, hindi ko naman din maintindihan. Alam ni Tito Hari yung pinagdaanan ko. Alam niya kung paano ko pinagluksa ang anak ko. Pero kanina nung nakasama ko si Michael sa elevator pa, ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Hindi ko maintindihan kung ano yung nararamdaman ko. Yung pala, posibleng anak ko si Michael? Posible ding hindi. Kaya importante magpa-DNA test kayo ni Michael as soon as possible. Inaalam ko muna si Michael, sabi ko, papasyal muna kami. But you know what's important? Walang ibang makakaalam nito hanggang wala tayong preba. Ikaw, ako, si Michael, si Mama mo, si Tito Manny mo lang nakakaalam. Sa tingin niyo, kayang gawin to ni Tito Hari? May kinalaman man siya o wala. Sisingilin ko siya sa panggugulo niya sa pamilya natin. Come on, let's go. Saan pala ka natin? DNA testing center. Hindi pa rin ako makapaniwala, Adam. After all these years, sa poder niyo pala ang anak ni Gia. Kaya tayo nandito, wala pang kasiguruduhan. Pero sa tingin mo, ano ko ito mo? I don't know. Alam mo, for the first time after a long while, hindi ko alam ang gagawin ko. I suppose, naniniwala kasi sinabi ni Harry, kaya tayo nandito. No, I just want the truth to prevail. And which way, isa sa mga anak ko masasaktan. At si Lucy, sinasagot pa. Ang gulo niya na, Adam. Yeah. Kung mapapatunayan na anak ni Gia si Michael, malamang totoong sangkot si Lucy sa mga pangyayari. Imposible na kinalaman si Lucy. No offense, pero sa ego at pride ni Lucy, imposible na papasukin niya sa poder ninyo ang sino mang related kay Kai. Makatapang na kasawa mo. Alam natin, she lies from time to time.
Pero ito? Hindi. Sana nga. Kapag may kinalaman si Lucy sa pangyayari, baka hindi ko siya mapatawad. Ano? Adam, nagkasundo na tayo kanina. Bakit mo pinadna ng sabay si Gia at si Michael? May nag-message kay Gia. Buhay daw ang anak niya. Bawiin daw sa pamilya niya. Lumapit sa akin si Gia. Magulgul, gulong-gulo. Sa tingin mo kaya, kaya kong ipagkain sa kanya? Ang alam ko. No, medyo patapos na yung testing. So, pag-uwi ni Gia, kalmahin mo lang, okay? Masasaan ba? Malilinawa natin ang lahat. Sige, Adam. Done? Grandpa, si Er lang po ako. Oh, samahan na kita. Okay lang po. Thank you, Manny. Sir, balik po kayo after 2 days para sa resulta. Salamat. Papa, maraming salamat. Yeah, don't keep your hopes up. Ayaw ka namin masaktan ang mama mo kaya hindi namin sinabi sa'yo ang totoo. Very, very sorry, but worried lang kami sa condition mo, sa health mo. Naiintindihan ko naman po yun. Pero hindi ko lang po talaga may paliwanag yung naramdaman ko kanina, sir. I said, don't keep your hopes up. Grandpa, I'm hungry. Ice cream po tayo. Sure. Let's go, Tita Pretty. Wait. Hello, Dina. Mommy! Wait. Yes, hello, baby. What, are you guys on the way home? Not yet. Ice cream first, Mommy. Okay. Hello, Dina. Oh, mag-ice cream lang kami at tapos pauwi na. Pa, maaga pa si Michael bukas, ha? Okay, ingat kayo. Bye. Let's go. Ma, pauwi na daw sila, Papa. Miss na ang golden boy? Yep. Ilang beses ko na itong sinasabi sa'yo noon, too much of anything is bad. Baka kasi masyado mo nang minamahal na si Michael. Why is it wrong? Anak ko naman siya. Ganyan ka kasi magmahal eh. Tingnan mo nangyari sa inyo ni David. Nilaban mo. Tinodo mo. Niloko ka. Nawasak ka. Ma, hindi naman siguro ko lolokohin ang anak ko. He's just a kid. And I know that he loves me too. Oo, sige. Nawasak ako. But Michael kept me sane. He made me want to be whole again, and he's the greatest blessing I've ever received. Paano ko siya hindi mamahalin ng todo? Nothing is permanent in this world, Dana. Ang presidente nagpapalit. Ang asawa, value ng peso nagpapalit. Ang pag-ibig ay laging nagbabago at nagpapalit. Mama, what's your point? Be ready for anything. Just be ready for change. You know what? You're scaring me. Is everything okay? Just a piece of advice. Huwag mong ibibigay yung 100% mo sa iisang tao o bagay. 70% dapat sa sarili mo. Para kung ano man ang mangyari, titindig at babangon ka sa huli. I'm so sorry. Hindi ko naman sinasadyang itago sa'yo eh. Pero nabigla ako. Kami. Hindi ko alam kung paano ang tamang gawin sa sitwasyon.
Kwento na ni Papa sa akin ng lahat. Nasaan si Tito Harry? Hindi ko alam. Hindi siya bumabalik. Lintik na yun. Sinabi ko manahimik, huwag makailam. Malamang siya ang nag-message sa'yo. May sinabi sa akin si Tito Harry noon. Nagpapahiwatig. Wala akong utang na loob sa akin, Gia. Ako may utang na loob sa'yo. Ako may atraso. Lalong-lalo na sa'yo, Gia. Atraso? Basta, Gia, gagawin ko lahat. Itataya ko pati kalayaan ko. Basta mayayos ko lang to. Ito pala yun. Anak, kung nalaman ko lang noon, ako mismo bumawi sa anak mo. Kahit ako, hindi ko matanggap ang ginawa ni Harry. Kung pwede lang pumatay, anak. Ma, galit na galit ako nung kinuwento sa akin ang nangyari. Ang ginawa ni Tito Harry. Pero dahil sa mabilis na action ni Papa sa problema, mas na naig sa akin ang pag-asa. Ang pag-asa na makakasama ko ulit ang anak ko. Na makukuha natin at mababawi natin si Michael, Ma. Anak, hindi pa tayo nakakasigurado. Ma, na-stuck kami ni Michael sa elevator kanina pagkatapos ko makatanggap ng text. Sa dinami-dami na tao na pwede kong makasabay sa elevator, bakit siya pa? Di ba? Bakit kaming dalawa lang doon sa loob ng elevator? Tadhana na ba ang naglapit sa aming dalawa? Hindi pa umakay na, tita. Halika dito, halika dito. Ayan. Sige, inhale. Inhale, exhale. Ngayon, guys, look at me. Inhale. Exhale. Cry! Bukas din ko ang elevator. Nung nagkatitigan kami, hindi ko alam, yung puso ko, ang bilis na tibok ng puso ko, Ma. Hindi ko rin maintindihan kung bakit ako naiyak kanina, pero may saya sa puso ko nung nayakap ko siya, nahawakan ko siya, nakatitigang kaming dalawa. Lukso ng dubo ba yun? Hindi ko kasi alam na eh. Alam ko ba talaga si Michael? Pero mahal na mahal ko si Michael, Ma. Mahal na mahal ko yung matang yun. Ibig sabihin, siya nga yung anak ko. Anak, nakikiusap ako sa'yo. Nananalaig sa akin ang puso ng pagiging ina. Maniwala ka, manalig ka. Atin ang bata. Atin si Michael. Atin ang anak ko. Wala tayong masamang intensyon. Go ahead, para maliwanagan ito. Sino yan? Hindi ko naka-register yung number eh. Hello? Hello, Gia. It's David. David? David Chow. Paano mo nakuha yung number ko? May nagpadala kasi sa akin. Hindi nag-register sa phone book ko. Gusto ko lang sana mangamusta. Nabanggit ni Ma'am na nagkasakit ka daw. Hello? Mina ba? Huwag mo ulit. Hindi natin gulayin si Gia. David, may gusto sana ako itanong sa'yo eh. Kanina ko pa gustong itanong. May nangyari ba sa inyo ni Gia noon? Nung nakita ko kasi yung baby urn sa kwarto ni Gia. Tinanong ko si Kai about it. Halatang halata kasi na ninerbyo siya eh. Parang may tinatago. May guilt. Kasi kung talagang may nangyari sa inyo, Gia, posibleng... Posibleng anak naman ni Gia na matay na bata. Bossing, si Harry Estrelio, yung taga Dragon Empire Builders, yung real estate po. Oh, ano yan? Ako yung nagkautang sa inyo dati. Pero bayad ko na ho, boss.
Mahirap na kami magpautang ngayon. Boss, hindi po ako mahiram. Yung 4 million ho na check na deposit ko sa bank account ninyo, baka ho pwedeng makarequest sa banko ng transaction records. Kasi kailangan ko lang yung record nung checking yun eh. Baliw ka ba? Mahirap yung pinagagawa mo. 5 taon? Wala na yun. Boss, baka pwede yung masubukan lang. Boss, kasi minakataya yung buhay dito, boss eh. Check. Labas mo nga ito. Boss, kahit sabas, makita ko lang yung record. Dapat noon pa din tumanggi na ako sa'yo eh. Uli na yung pagsisisi mo. Ang kailangan natin gawin ngayon, maharang yung DNA result na yan. Tampering with evidence? Naku, panibagong kaso na naman yan, Lucy. Ayoko na, Lucy. Yung na ginawa natin eh, kidnapping yatang maituturing or child trafficking. Pero pareho lang yun. Bilanggo habang buhay ang parusa. Shh! Ano ba? Ang hina naman ang loob mo. Malayo pa yung iniisip mo. Habang may time, kailangan tayo umaksyon, ha? Sige. But we have less than 48 hours. We will not give up without a fight. Kailangan natin malaman kung saang ospital sila pumunta. And then, pera na lang ang susunod na gagana. Good luck! Wow! Ang dami naman ito. Thank you. Thank you! No problem. Teka, it's not my birthday. And wala namang ibang okasyon. Ano ibig sabihin nito? Na-thoughtful ako. Or may hihinging kang pabor. At may ideya na ako. Lucy, pumunta ka rito para alamin kung saan ang DNA testing center na pinuntahan namin ni Adam. Manny. I'm sorry, ayokong makialam sa problema niyong yan ni Adam. Lucy, pumunta ka rito para malaman mo kung nasan yung DNA testing center na pinuntahan namin ni Adam. Ang ibig sabihin yan is may binabala ka. Kumikilos ka dahil may pagtatakpan ka. Do not judge me. I'm not judging. As a matter of fact, you have my word na hindi makakarating kay Adam itong panglapit mo sa akin. Pareho ko kayong kaibigan, Lucy. Lucy, may history ka na kay Adam na nagtatakip sa katotohanan. Just telling the truth this time. Diretso kay Adam. Ipaintindi mo sa kanya kung bakit nangyari mga nangyari. Isa lang ang pakiusap ko sa'yo, Manny. This conversation never happened. Thank you for your time. Sir, yes. Mr. Ongbao on the line. He's one of the Malaysian investors na nakamiti niyo kahapon. Yes, sir. May problema daw po sa site sa Palawan. Oh. Mr. Ongbao, alam mo here. There must be an error somewhere. Don't worry, I'll take care of the problem. Today. Okay, I'll see you there. All right. Shelly. Yes, sir. Banda mo yung chopper. Papunta ko ng Palawan ngayon. Sige po, sir. Seems to be the problem. May nag-occupy dun sa site area natin sa Palawan. Sabi nila sa kanila daw yung lupa. Same old problem, you know. I-update ko na lang sila at didinawin ko ang lahat. Ako na bahala. Samahan kita. No. I'll take care of it. Mas importante ka dito. Mag-iingat ka. Biglang bubuhos ang ulan without warning. Yes, I will. And I hope tonight, masarap ang dinner? Like crabs? Oh, consider it done. Yeah. Sir, the chopper's getting ready and pumanik na lang daw po kayo sa helipad. 3 minutes. Yeah, okay. Actually,
Pahanda mo na lahat, no? Titles, deed of sale, and site natin sa Palawan. Nadaling ko lahat. Okay po, sir. Great. Okay. Bye again. Thank you. Bye.